natanggap ako sa scholarship program ng SK. Hindi na mamumulayin si nanay sa punctuation sa akin sa 2 taon. Ang galing talaga ng girlfriend ko. Maganda na, matalino pa. Tama ka dyan, Jason. Kaya, kabahan ka na. Sa senior high, sigurado madaming maniligaw dyan sa best friend ko. At sa enrollan niyang private school, madaming gwapo at mayaman dun. Lululung, Arte, kahit ilan naman yung manligaw sa akin, hindi ko pa rin sila sasagutin kasi may nagmamayari rin ng puso ko. Ako ba yan? Hindi. Si Jungkook. Ba, okay drama lang ang ganap, besh. Hoy, may single po dito sa kwarto. Pakarespeto naman po, please. Excuse me po. Ano yun? Meron po kayong PC? Ano? PC? Iha, pakilakas naman. Hindi kita marinig. PC po. Yung kit. Kit? PC? Ah, baka PT. Pregnancy test kit. Alin ba kailangan mo? Iba-iba kasi ang PT. Kahit alin po dun. First time mo ba bumili? Kanino ba to? Sa'yo ba to? Hindi po. Inutusan lang po ako. Ah, okay. Sige. Yung common na lang na ginagamit ang ibibigay ko sa'yo, ah. Simple lang yung basahin. Kapag positive, 2 yung guhit. Kapag negative, 1 naman yung guhit. Kuha mo ba? 200 lang. 2 na yun sa isang plastic. Sige. Okay. Tita Teresa? Opo. Andito pa si Trish. Nagpatulong lang po ako sa assignment ko sa kanya. Medyo mahirap po kasi. Opo. Pauwi na din po siya. Sige po. Bye, tita. Hi, hello po. Ma'am Gina, si Teresa po, ito yung labandera niyo. Ma'am, tatanong ko lang sana, baka meron pa kayong mga ipapalaba dyan. Medyo matagal na kasi huling laba ko sa inyo eh.
Ah, ganun po ba? Kala ko mo, nakalimutan niyo na ako. Sige ma'am, wala pong problema. Kapag meron po kayong ipapalaba, ako na lang po mismo yung pupunta dyan para po kumuha. Sige ma'am, thank you so much po ma'am ha. Sige po, si Teresa po. Teresa po ito. Okay ma'am Dina, salamat po. O na! Nauna na akong kumain ha. Pero naganda ako ng paborito mo. Ito yung paborito mong adobo. Halika, kain ka na. Paghahanda kita. Kumain ka ng marami ha. Kumain ako, ako nay. Ay, bakit? Inanda ko pa naman to. Hindi ko kasi alam na umalis ka pala kanina. Kailan tayo ka ba galing? Sige, hayaan mo na. Pwede ko naman to ligpitin. Tapos initin ko bukas, gawin natin almusal. Okay ba yun, nak? Pasok na po ako sa kwarto, nay. Sige, nak. Ingat ka. Pahinga ka. Paghahanda na ka tayo ng almusal, ha? Nangyari naman, Pad. Tipit na naman. Tara, Pad. Isa pang game. Ano? G? Ayoko na. Ang bigat mo. Mababarang ko sa'yo. Sige, para ko na lang. Langya ka talaga, par. Ang utog mo talaga. Bakit, kuya? Anong bakit, kuya? Sira ulo ka talaga. Kumuha ka ng malaking problema eh. Uba ka doon at harapin mo. Tarantado ka.
Dito lang muna ako, par. Tapusin ko lang tong game. Bahala ka. Hinayaan niya Aling Teresa na maging magnobyo at nobya kayo. Kahit mga bata pa kayo. Dahil nakikita naman eh, mas magiging inspirado kayo sa pag-aaral niyo. Pero, wala naman sa usapan na abot kayo sa magkabuntisan. Sinira niyo yung tiwala namin sa inyo eh. Oh, Danny, hindi na okay lang umabot pa sa sakitan. Nandiyan na yan, nangyari na. Hindi lang naman si Jason ang may kagagawan. Pareha silang ginusto kung anong nangyari. Tinanong ko naman itong si Trish. Sabi naman niya, hindi naman daw siya pinilit ni Jason. Isisayos-ayos pa lang kayo, Jason. Put sa gastos, nandano ba yung mga utak nyo na magtaguyod na isang pamilya? Yan ang napapaalam mo sa panonood mo ng ball. Palibasa, madali na lang sa inyo mga kabataan eh. Ang manood ng ganyan sa internet. Humingi po ako ng dispensa sa inyo, Aling Teresa. Hindi naman ako nagpunta sa palaro dito sa kapatid mo ito eh. Pero hayaan niyo po, makasiguro kayo, hindi ako papayag na hindi pa nanagutan ni Jason yun. Hindi naman ako nag-aalitan. Alam ko naman at naniniwala ko na itong si Jason, mabuhay pa. Buti pa itong batang ito eh. Ang tanging pinaproblema lang ata yung paglalaro niya. Uwi ka nga muna sa inyo. Oo nga po eh. Ako yung magpapaalam na uuwi na. Maraming salamat po sa wifi. Huwag ka mag-alala na.
Dito lang ako, nandito lang si nanay. Para sa'yo. Tapos dun sa magiging anak niya ni Jason. Wait, anak. Yung plano mo, magbabago yun eh. Pero napakawakan mo lang yung mga pangarap mo. Ano? Kasi alam ko naman na kay... Pangawakan mo yun, tapos lahat yun naabot mo kasi alam ko matatag ka na kay... Tawarin niyo po ako. Plano mo? Plano saan? Diyan, sa baby. Ibig mo sabihin? Ikaw, may plano ka ba? Naisip ko lang. Parang biglang mababago yung buhay na. Ikaw, alam kong gusto mong maging accountant. Siyempre ako gusto kong matupad ng pangarap ng maging architect. Kung may anak na tayo, may hirapan na tayo. Baka bata pa tayo para maging parents. Ano bang gusto mong sabihin? Nabasa ko sa internet. 1 month ka pa lang. Halos hindi pa yung tao. Hindi pa buo. Ibalaglag natin. Sira ulo ka ba? Narinig ko ba yung sarili mo? Pareho natin ginusto yung ginawa natin. Ngayon na meron ng ganito, kahit hindi pa natin to plinano.
Ayun talaga yung naiisip mong solusyon? Kung ayaw mo nag-responsibilidad, pues, aahuin ko ito mag-isa. Kakayanin ko! Uy! Halika! Upo ka! Ay, merienda ka na ba? Alam ko, wala ka pang plano kung paano mo palalakayin yung magiging anak mo. Pero, di naman pwedeng sasuluhin lang ni Aling Teresa at ni Trish yun. Ikaw yung lalaki. Ito dapat magtataguhin sa kanila. Paano ko naman gagawin ko yan? Magugulat ka na lang. Ilang buwan, malaki na yung tiyan ni Trish. Kailangan niya ng panggastos para sa check-up niya. At dapat, pagandaan mo rin magiging gamit ng bata. Makakatulong ako sa'yo, pero gusto ko, kumita ka ng sarili mo. Wala naman akong trabaho. Makinig ka nga muna. Pinakausapan ko yung forma namin na kunan kang errand boy. Sabado at Linggo, pag wala kang pasok, dun ka sa opisina niya sa construction. Ipunin mo yung sasauri mo. Yung bawang na binibigay ko sa'yo, kamag alala, tutuloy ko yun. Manaklamo ka? Wala ko yan. Salamat. Salamat ka. Imbis na magalit si Naitay, ay natuwa pa dahil magkakapo sila. Una nga po eh. Walang niya ka talaga. Inunahan mo pa ako eh. Tapos, ako pa na sermonan, imbis na ikaw. Kinuha kita sa probinsya para makapag-aral ka ng maayos dito sa Alabang. Visit ka talaga. Magiging tatay na yung bunso namin. Magkakapamangkin na ako. Sana lalaki, no? Sige, gawin mo na. Bili lang ako ng inumin natin. Huwag tulienta ka dyan. Na? Ibigay ko lang sana itong pambawal. Oo, alam mo, tumanggap ako ng dagdag na labada. Bukas, may dadalhin si Mamina. Tapos, meron din tayong tanggap kay Mam Carly. Tama na. Kailangan natin makaipon eh, para ready tayo. Bukas po, tutulungan ko po kayo. Wala naman po akong pasok eh. Naku, di na anak. Okay lang, gawin mo yung assignments mo. Tapos, kaya na yun lang. Paano? Magpahinga ka na ha? Magpapahinga na rin ako. Kaya ko muna ako saglit. Huwag mong pakaagad ha. Gusto kong kumain ng maaga para mapagpahinga na rin.
ito. Binabasa lang ako. Nag-research ka? Research? Oo. Ang hirap yan ang assignment ni Ma'am. Pero syempre, Google lang ang katapat yan. Copy paste lang. Ah, oo. Yung sa chemistry. Pero Dayan, huwag ka nga masanay sa pa-copy paste style mo. Kaya nga tayo binigyan ng assignments eh. Para pag-aralan. Uy, minsan ko lang naman ginagawa kapag nagmamadali na. Palibasa kasi matalino ka, kaya madali lang sa'yo lahat. Teka, hindi pa ba dumarating si Jason? Dayan, pwede ba akong sumubay sa inyo pa uwi? Bababa lang ako sa plaza. May dadaan lang ako. Bakit? Hindi ka ba hatid ni Jason? Papansin ko ha, ilang araw na kayo hindi nagpapansin na. Thank you ba? Wala, huwag ka na magtanong. Tara na. Sige, tignan natin kung dinay taxi ka ni tatay sa labas. Kung may anak na tayo, mahihirapan na tayo. Kakabata pa tayo para maging parents. Paano kung gawin natin ang paraan para bumalik tayo sa dati? Hanggang parang walang nangyari. Halos hindi pa yung tao. Hindi pa buo. Tapos, yung mga pangarap mo, matutupad mo yun, anak. Yun nga lang, anak. Siyempre, imanay yung buhay mo yun. Meron ka ng dardag na responsibilidad. Lalo kung ang gawin mo, hindi na lang para sa'yo. Siyempre, para na lang sa ano, sa magiging anak mo, si Jason. Nak, hindi nabawasan yung pagkain. Hindi ka ba kumain? Nak! Trish! Trish, anong ginawa mo? Anong nangyari? Trish, ano to? Bakit may dugo? Trish! 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 Anong ginawa mo? Dadali kita sa ospital! Tulong! Tulong! Ayaw ka ba? Trish, anak! Ano to? Bakit may dugo? Anak, gumising ka sa Trish! Trish, gumising ka! Dadali kita sa... Hindi ko pwede. Hindi ko pwede, Nay.
Hindi ka dapat madami sa pagkakamali ko. Anak, hindi masasagot na isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Ang pagiging isang magulang ay hindi isang problema. Ang pagkakaroon na anak ay hindi isang problema. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari yan dahil alam niya na kaya niya. Hindi lahat magbibiyaan na magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng sariling pamilya. Pero alam kong mabuti ka na. Kaya sigurado rin ako, magiging isang mabuti ka na. Hindi madali maging isang ina, totoo yan. Pero ang magagawa mo ngayon, sikapin mong isang maging mabuting ina. Ang pagiging ina, matututunan mo yan sa araw na isilang mo iyong anak. Huwag kang mag-isip na wala kang kasama. Nandito lang ako, gagabayan kita, pati si Jason. Natin. Napalagaan natin siya. Ibibigay